Hello, magandang araw mga kaprobinsya. Today is January 16. Ang gagawin natin ngayon ay bougainvillea caring. Preparation natin ito before sila mamulaklak. Okay. So, ang gagawin natin ngayon mga kaprobinsya ay i-cultivate natin yung ating mga bougainvillea. Pagkatapos nun ay lalagyan natin ng fertilizer at saka ititrim natin sila. Okay. Ako nga pala si Daddy Bird at kayo ay nanonood sa Probinsyanong Daddy. Kasama ko nga pala ang aking makulit na bulilit na anak. Ayan. So, assistant ko na daw siya sa paghahalaman. Hello ka na din, anak. Hello. Hello. So, mga kaprobinsya, kung bago lang kayo sa channel na to, paki-consider naman ang pag-hit sa ating subscription button at paki-share na rin sa ating mga kakilala. Okay? Okay, so before tayo mag-cultivate ng ating mga bougainvillea, diligan muna natin sila. Okay? So, dilig-dilig muna tayo. Okay, ayan mga kaprobinsya, nadiligan na natin yung mga bougainvillea. Ang purpose nun para maging malambot yung lupa. So, i-cultivate muna natin. So, yan, madali lang. Bungkal-bungkalin lang natin ng ganito gamit ang ating maliit na shovel. Ayan mga kaprobinsya, tapos na natin i-cultivate lahat yung mga bougainvillea natin. Ang susunod natin gagawin ay mag-a-apply na tayo ng fertilizer. So, yung mga hindi pa nakakaalam kung anong ginagamit nating fertilizer, ito ay yung ordinary lang na nabibili natin dyan sa mga agri-supply, basta 3-4-14 siya, o kaya 14-14-14. Okay, so ito kasi yung pinakamainam para sa mga flowering plants, gaya ng bougainvillea. So, mag-a-apply na tayo ng ating fertilizer. So, ang gagamitin natin ngayon ay isang ito, spoon na yung plastic na spoon, isang ganito per pot. Okay? So, ayan mga kaprobinsya, kung titignan natin, medyo malayo sa ating sa stem. Yan. Para hindi mabigla yung ating bougainvillea. Yan. And then, please take note, no, mga kaprobinsya, kapag naglagay tayo ng ating fertilizer, kailangan maglagay tayo tuwing hapon na, late in the afternoon. So, para hindi masyadong mabigla yung ating halaman, mas maganda yung acceptance niya dito sa fertilizer natin. Okay. Okay mga kaprobinsya, tapos na tayong maglagay ng fertilizer. Okay, tip ko lang sa inyo, no? Kailan ba dapat tayo maglagay ng fertilizer sa ating bougainvillea? So, isang na-observe ko na pinakamainam maglagay ng fertilizer ay ito katatapos lang ng winter. So, yung bougainvillea natin, nagre-recover na sila. They are preparing to bloom. So, ito na yung pinakamagandang time para maglagay tayo ng ating fertilizer. So, ngayon ay buwan ng Enero, kaya January. So, maganda silang lagyan ng fertilizer na ngayon. So, by early part of March, dun na magsisilabasan yung mga bulaklak nila. Gagawin ulit ang paglalagay ng fertilizer kapag ka matapos ulit yung first cycle
or stage ng kanilang flowering. So halimbawa, mamumulaklak sila sa March, dire-diretso yan hanggang sa June. So medyo magpapahinga ulit yung mga bougainvillea natin by that time. For example, before silang mamulaklak ulit, pwede na naman tayo maglagay ng fertilizer. Okay. So yun mga kaprobinsya, after natin ilagay yung mga fertilizer, make sure na didiligan ulit natin sila. Okay? So ayan mga kaprobinsya, tapos naman na naman ulit tayong magdilig. So ayan, kita nyo naman, mukhang natuwa na yung ating mga bougainvillea. No? Yan, oh, yan, yan. Okay. So ngayon naman, marami kasing nag-apply din ng ihi. Diba? Oh, tama yung narinig nyo, ihi. Pwede bang ilagay ito? Okay yun, ilagay. So pwede natin lagyan ng ihi kung yun yung naging gagawin. Kasi gustong gusto ng bougainvillea ang acidic type na lupa. Okay din, nalagyan natin ng ihi, diligan natin sila ng ihi. Pero huwag masyado kasi baka masobran naman, di ba? So ang gawin lang ninyo, yung ihi, lagyan din ng tubig. O kaya pagkalagyan nyo ng ihi, pwede nyo ulit diligan ng tubig. Okay. So next na gagawin natin ay ang trimming. So trimming tayo. So ang ibig din sabihin sa trimming ay tatalbusan lang natin sila. Tanggalin natin yung mga talbos muna para sabay yung pag-effect ng fertilizer. Magkakaroon sila ng bagong water shoots o kaya magkakaroon sila ng mga bagong sanga para maging mayabong siya. Pag lumabas na yung mga bulaklak, maganda yung forma at saka marami yung lalabas na bulaklak. Okay. So, ito pwede na nating tanggalan. Ang mga, ito lang mga talbos-talbos lang. So, huwag kayong manghinayang tanggalin yung mga talbos kasi mas maganda yung epekto. So, katulad nito, yan, tanggalin lang natin yung mga talbos nila. Yan, ito namumulaklak na oh. Meron ng bulaklak na lumabas. Kaya lang, tignan mo naman ang pangit ng itsura. Kaya huwag kayong manghinayang tanggalin yung ayan yung part na yan, tanggalin lang natin. So later on bibigyan natin ng pagkakataon na ito lumaki tong mga to, yan yung mga yan. So yan, talbos-talbos lang, wala pa naman silang bulaklak eh. Kaya okay lang tanggalin yung mga talbos. So ayan mga kaprobinsya, tapos na tayo sa ating bougainvillea caring tips. Okay, so ilalagay na natin to sa kanilang pwesto and then i-update ko kayo tungkol sa video na ito later para makita nyo kung anong naging epekto ng ginawa natin.